Kung lalagyan po natin ng titulo ang ating banal na ebanghelyo, ay pwede nating sabihin, sino daw ang mapalad? O sino ang pinagpala? Sa sukatan po ng mundo, ang pinagpala po ay yung mga mayayaman, yung merong kapangyarihan, yung merong katanyagan. Sila ang masasabi nating mapalad sa panukat ng mundo. Pero ginamit ng Panginoon ang salitang mapalad para po ihalin tulad o ituro ang tunay na mapalad sa kaharian ng langit. Mapalad sa kaharian ng langit ang mga dukha. Mapalad sa kaharian ng langit ang mga nagugutom. Mapalad sa kaharian ng langit ang tumatangis ngayon. Mapalad ang mga taong kinapupuutan sapagkat pagpapalain ng Panginoon. Ang salita pong mapalad ay ang kahulugan po nito, ang sabi, blessed is synonymous to happy. Kaya nga, kung ta-translate natin, maligaya kayong mga dukha. Parang hirap tanggapin. Dukha na nga, maligaya pa. Ito po ay naglalarawan sa atin na ang kayamanan natin walang iba kundi ang Panginoon. Blessed are the poor because Jesus is their only wealth. At kapag si Jesus ang tunay nating kayamanan, tayo na ang pinakamayaman sa mundo sapagkat siya ang pinagagalingan ng lahat ng kayamanan. Maligaya kayong nagugutom. Abay, pagkahirap-hirap tanggapin, gutom na, maligaya pa. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness and holiness, for they will be satisfied. Ang kagutuman nila ay ang Panginoon. Only Jesus can satisfy us in the deepest longings and in our desires. Si Jesus lang ang titighaw sa lahat ng ating gutom at uhaw na nararamdaman. Maligaya kayong tumatangis. Abay, saan kayo nakakita na tumatangis na ay maligaya pa? Baliw lang siguro yon. Yung natawa, naiyak. Pero consider this, sa buhay po natin, may dalawang uri po. Sabihin natin, tuwa at lungkot, gabi at araw. Subukan po ninyong tumawa ng tumawa sa isang umaga, and you will end up crying. Subukan naman po ninyo ng umiyak, and you will end up laughing. Sabagat kambal po ang mukha ng mundo. There is a very thin margin between joy and pain. Kapag ako po'y nagpapamasahe, meron pong mga area na masakit. At parang gusto kong tadyakan yung nagmamasahe sa akin. At ang tawag po dyan ay masarap na masakit. At ito rin po siguro yung nararanasan natin sa buhay. Masarap na masakit. Pero over and above, ang pangako ng Panginoon ay tayong nakihirapan, tayong mga dukha, tayong mga nagugutom, tayong tumatangis, tayong kinapupuutan, tatanggap ng gantimpala, lalo tigit ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda naman, ay tinuliksa ng Panginoon yung mga meron, yung mga mayayaman, yung mga busog, yung mga nagsisitawa, yung mga pinupuri, sabagat tinanggap na nila ang lahat ng mga biyayang nais nilang tanggapin. Kaya nga, we have witnessed in the gospel an upside-down theology. To become the first is to become the last. To become the leader is to become the servant. To live is to die. To gain is to lose. Kaya naman para sa Panginoon, ang magkameron, ang mawalan. Ang mabuhay, ang mamatay. Para sa mga tao, pinili niya ang bata para maging halimbawa sa matanda. Para sa mga leader,
pinili niya ang alipin para maging modelo ng mga pinuno. Kaya sa umaga pong ito, mga kabatid, sana po ay mapabilang tayo sa pinagpala ng Panginoon. Walang ibang kayamanan kundi si Jesus. Mapalad tayo kung tayo nagugutom sa kabanalan at sa tuwid na pamumuhay. Mapalad tayo na ngayon ay tumatangis sapagkat ang luha mo ay magiging tuwa. Higit na mapalad tayo na nahihirapan, nakakaranas ng maraming mga problema para sa pangalan ng Diyos. Kaya sa araw pong ito, sino po ang mapalad? Ikaw na may problema ngayon. Ikaw na may krus ngayon. Ikaw na tumatangis ngayon. Ikaw na nagugutom ngayon. Sapagkat tayo'y kahabagan, kaawaan at pagpapalain ng Diyos. Amen.